Tahimik na namumuhay ang mga taga San Joaquin. Kontento na rin kasi sila sa uri ng pamumuhay na mayroon sila. Tuwing umaga, nakukontento na ang mga tao sa pag-inom ng kaping gawa sa bigas at sa pagkain ng kamoting kahoy. Naging masaya sila sa pagsasaka at sa kapangingisda, lalo pa at sagana pa sa mga likas na yaman ang kanilang bayan. Isang araw, may isang dayong tumungo sa kanilang lugar. Nagmula raw ito sa bayan na malapit sa karagatan. Nagpakilala siyang si Gado. Sa mga tao ay may hatid siyang balita. Ang ating bayan ay unti-unti nang sinasakop ng mga Hapon. Kinakailangan niyong maganda at nang hindi matulad sa aming bayan ang kapalaran ninyo. Sabi nito, inakala ng mga taga San Joaquin na binibiro lang sila ng lalaking yon. Kaya pumunta sila sa kanilang pinuno. Pinunong Guillermo, ang lalaking ito ay gumagawa ng kwento para tayo'y mataranta. Marahil taktika nila ito para magawa nilang sakupin tayo. Wika ng isang matandang lalaki. Kung ganon, dapat natin parusahan ang dayong ito para hindi pa marisa nino man. Wika ni Guillermo, saktong kabilugan ng buwan noon, kaya nagpasya ang mga taga San Joaquin na tipunin ang mga matatanda. Noong kitang-kita na ang buwan, dinala nila ang dayong sigado sa harap ng mga matatanda. Sige, busugin niyo ang inyong sarili at nang manumbalik ang inyong lakas. Wika ng kanilang pinuno. Nagpalinga-linga ang dayo. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Maawa kayo! Hindi naman ako nagsisinungaling ah! Hindi ako nanlilin lang! Papalapit na ng papalapit ang mga dayong Hapones dito! Wika niya. Umiling lang ang mga matatanda dahil doon. Pagkalapat na pagkalapat ng liwanag ng buwan sa mga matatanda, dahan-dahan silang nagbago ng anyo. Ang kanilang mga balat ay nangitim. Nagkaroon din sila ng balahibo sa buong katawan. Mas lalo pang nagimbal si Gado nang mapansing umangil ang mga yon at saka may mahabang pangil. Ay, anong uring nila lang kayo? Tanong ng dayo. Hindi sumagot ang mga taga roon. Sa halip, napatawa lang sila. Walang ano-ano'y inatake ng mga matatandang aswang ang dayo. Walang awa nilang pinaghiwa-hiwalay ang katawan ng dayo. Wala nang nagawa si Gado kung hindi ang mapasigaw dahil sa sobrang sakit. Pinagpiestahan ng mga matatandang aswang ng San Joaquin ang laman ng dayo. Tumigil na lamang sila nang maging kalansay na lamang yon. Huwag nating hayaang maulit pa ito. At mas lalong huwag tayong papayag na sakupin tayo ng mga dayuhan. Maghahalo ang laman at dugo nila kung sakaling gagawin nila yon. Wika ng pinuno nila. Masusunod, pinuno! Nakahanda kaming ialay ang aming buhay upang maproteksyonan ang bayang ito. Saad ng mga kalalakihan. Pilit na kinalimutan ng mga taga-roon ang nangyari ng araw na yon at saka bumalik sa normal ang kanilang buhay. Hindi sila nagkaroon ng pangamba na masakop sila dahil alam nilang nakahanda sila kahit na anumang oras. Isang araw, nagulat ang mga tao dahil may mga naulinigan silang putok. Nataranta sila at saka inalam kung saan yon nanggagaling. Labi silang nagtaka dahil wala namang kakaibang nangyayari sa kanilang bayan. Nako, hindi kaya totoo yung sinasabi ng dayo. Nangamba mga tao dahil naalala nila ang dayong pinagpiestahan ng kanilang mga matatanda. Sa kadahilan ng yon, nag-utos si Guillermo na magbantay sila sa kanilang paligid. Kapag may kahinahinala ang dayo, patayin nyo kagad. Kayo mga kalalakihan, pangalagaan nyo ang kababaihan at nang walang mangyari sa atin kung sakali. Kayo mga kalalakihan, pangalagaan nyo ang kababaihan at nang walang mangyari sa atin kung sakali. Utos ng kanilang pinuno. Dumaan ang mga araw at walang tigil sa pagrondang mga taga San Joaquin. Nagmatyag sila sa kanilang paligid. Habang patagal ng patagal, parang mas dumadala sa mga putukang naririnig nila at mas lalong papalapit ng papalapit sa kanilang lugar. Isang bukang liwayway, papauwi na sana ang grupo ng mga kalalakihang rumoronda roon sa bandang tabing dagat nang may makita silang isang lalaking pilit na lumalangoy patungo sa gilid. Ah,
Sino kaya yan? Aligayo, tulungan natin. Wika ng isang lalaki na nagngangalang Brago. Agad na napatango ang kanyang kasamahan. Sakto namang nakasampa na sa dalampasigan ang lalaki kaya tinulungan nila yon para makaalis sa bahaging yon. Noong matulungan na nila yon, naawa sila sa sitwasyon ng lalaki. Puno kasi ng sugat ang kanyang katawan at parang hirap na hirap. Oh, sino ka? Saan ka nang galing? Anong nangyari sa'yo? Sunod-sunod na tanong ni Brago sa lalaki. Hindi sumagot yon. Napatingin lang siya sa mga kalalakihan at kitang-kita ang sindak sa kanyang mukha. Mga hapon, inatake ng mga hapon ang aming bayan. Isa ako sa mga nakaligtas na mapadpad dito. Wika ng lalaki. Dahil sa kanyang sinabi, pinagtulungan nilang buhati ng lalaking yon at saka dinala sa bahay ng kanilang pinuno. Nang mga panahong yon, mahimbing nang natutulog si Guillermo. Inuno! Inuno! Tawag ng mga kalalakihang yon. Dahil sa lakas ng kanilang tinig, naalimpungatan ang pinuno ng kanilang lugar. Dali-dali siyang lumabas upang alamin kung ano ang pakay ng mga yon. Bakit? Anong problema? At kahit sa kahimbingan ko nambubulabog kayo. Pasensya na kayo, pinuno. May natagpuan kaming lalaki at may mahalagang impormasyon siya. Wika ni Brago. Noong mga panahong yon, sinabihan ng pinuno na ipasok ang lalaki sa kaniyang bahay. Nagtawag na rin siya ng manggagamot sa kanilang nayon upang gamutin ang sugat ng dayong lalaki. Mga hapon! Mga malulupit na hapon! Usal ng lalaki habang nakapikit ang kanyang mga mata. Pagdating ng manggagamot na kanilang pinatawag, agad na ginamot ang lalaki. Sa kabutihang palad, nagkamalay na yon. Kaya nagawa nilang usisain kung ano ang nangyari sa kanya. Ano ba nangyari sa iyo? Bakit sugatan ka ng mapadpad dito? Tanong ni Guillermo. Bago nakapagsalita ang lalaki, napahagulgol siya. Binomba ng mga hapon ang aming lugar at halos ay namatay. Tsak na sa mga susunod na araw, naririto na mga yon. Wika ng lalaki. Dahil sa sinabing yon ng lalaking sugatan, naggalit si Guillermo. Mga lapastangan! Huwag na huwag lamang silang aapak dito sa lupain namin. Titiyakin kong magiging pagkain lang ang kanilang lamang loob dito. Napakuyom ng kanyang palad ang pinuno at saka napatingala sa langit. Sa palagay mo, gaano karami ang mga banyagang umatake sa bayan ninyo? Tanong ni Guillermo. Hindi ko matansya. Nagkalat sila sa aming bayan at saka kinawawa ang mga bata at saka ang mga babaeng nakikita nila. Ang mga kalalakihan naman, lumaban at pinatay nila. Maswerte lang ako at nakatakbo ako sa tabing dagat. Kaya hindi nila ako naabutan. Saad pa ng lalaki. Pinagpahinga nila ang lalaking sugatan. Ipinag-utos na rin ng pinuno ng lugar na yon na magbantay pa ng mas maigi sa paligid. Kung kinakailangan tawagin ang mga kauri natin na nagtatago sa bundok, gagawin ko! Wika pa ni Guillermo. Magmula noong araw na yon, naghanda na ang mga taga San Joaquin. Ang mga kalalakihan ay nagsanay sa pakikipaglaban. Ang mga kababaihan naman ay tinuruan ng mga matatanda ng ritual na panggagamot para makatulong sila. Pangalagaan nyo ang mga bata. Kung sakaling nasa alanganin tayong lahat, huwag na kayo magdalawang isip. Pumunta kayo sa bundok at doon tinitiyak kong ligtas kayo. Sabi ni Guillermo. Oh, ibalita nyo sinabi ko sa lahat ng taga San Joaquin, ha? Lumipas pa ang mga araw at tuluyang nanumbalik ang lakas ng lalaki. Dahil doon, nagkaroon si Guillermo ng matatanungan tungkol sa paraan ng pag-atake ng mga hapon. Inakala nilang lubusan na silang nakapaghanda. Subalit, may isang bagay pa silang hindi inaasahang mangyari. Isang gabi, habang himbing na himbing sa pagtulog ang mga tao sa San Joaquin, naalimpungatan si Guillermo. Nakaamoy kasi siya ng kakaibang samyo sa hangin. Napapalapit na ng papalapit ang mga mananakop. Bahala ng aming mga ninuno sa aming mga kaluluwa. Basta, hindi ako papayag na sakupin nila ang aming kuta.
Kalaunan, dahil sa lalim ng kanyang pag-iisip, nakatulog ulit siya nang hindi niya namamalayan. Sa sobrang himbing noon, hindi na niya nagawa pa ang mangamba sa kung ano ang mangyayari. Napabalikwas na lamang si Guillermo nang may marinig siyang sunod-sunod na putok. Lumakas ang kabog ng kanyang puso dahil doon. Dali-dali siyang lumapit sa bintana. Ano kayang meron? Saktong pagbukas niya ng bintana ay narinig niyang sigaw ng sigaw ang mensahero ng kanilang nayon. Alam niyang may bahid ng takot yon, kaya pinakinggan niyang maigi yon. Mga kanayon, mga kasama, gumising kayo dahil paparating na mga mananakop. Iligtas natin ang ating mga sarili. Paulit-ulit na sigaw noon habang pumapalo na rin sa gong. Hindi, hindi ito maaari. Dali-daling lumabas sa bahay niya si Guillermo. Nang makalabas na siya, nakita niyang lumabas din ang iba pa niyang mga kanayon. Ang mga kalalakihan ay kanya-kanyang hanap ng kanilang armas. Ang mga kababaihan naman, inakay nila ang kani-kanilang anak na walang humpay sa pag-iyak. Walang ano-ano, lumapit ang dayo kay Guillermo. Marahil, nagawa na nilang sakupin ang aming bayan, kaya naririto naman sila. Siguro, tama ka, Pablo. Pero ang aking nasasakupan ay hindi papayag. Hindi pa nila alam kung ano talaga ang kayang gawin ng aking mga kadugo. Pagkatapos wikain ni Guillermo ang mga katagang yon, ngumisi siya. Nagulat naman si Pablo, ang dayo, dahil kitang-kita niyang tinubuan ang pangilang pinuno ng nasabing lugar. Kapansin-pansin din na tinubuan yon ng mga balahibo sa katawan. Ang buhay na kanilang kinuha sa kabilang bayan at ang buhay na malalagas dito, tutumbasan namin yon ng 3 beses. Galit na wika ni Guillermo. Hindi alam ni Pablo ang kanyang sasabihin. Nanginginig siya dahil sa nakita niyang kakaibang anyo ng kanyang kausap. Iligtas mo ang iyong sarili. Sumama ka sa mga kababaihan ng lugar na ito. Tutungo sila sa bundok kung saan ligtas sila makakapagtago. Saad ng pinuno. Pero hindi ko kayo pwedeng iwan. Lalaban ako kasama niyo at handa akong makipagpatayan sa mga dayong yon. Sabi ni Pablo. Umiling ang pinuno ng San Joaquin. Napatitig siya ng mata sa mata kay Pablo. Hindi ka namin kauri. Wala kang magagawa upang labanan ng mga Hapon. Mas mainam na sumama ka na lang sa mga kababaihan at nang maging ligtas ka. Napayuko na lang si Pablo. Noong mga panahong yon, lumapit ang iba pang kalalakihan kina Guillermo. Nagulat pa si Pablo dahil nang iangat niya ang kanyang ulo, kita niyang magkakatulad ang lahat ng mga lalaking yon ng anyo. Ang kanilang mga mata ay nagbabaga, may mga pangil sila at ang buong katawan nila ay puno ng balahibo. Sige, dayo, iligtas mo na ang iyong sarili. Wika ni Guillermo. Wala nang nagawa pa si Pablo kung hindi ang sumama sa mga kababaihang nagsisilikas patungo sa bundok. Habang naglalakad, napapaisip siya kung paano siya makakatulong sa mga aswang ng San Joaquin upang labanan ang mga Hapon. Sa kabilang dako, naghanda si Guillermo, kasamang iba pang mga kalalakihan at saka mga matatandang aswang, tumakbo sila ng mabilis upang suyurin ang paligid. Nariyan na sila! Naririyan na ang mga kalaban! Sigaw ng isa nilang kasama. Lahat sila ay napatitig sa bahagi kung saan nakaturo ang isang aswang. Nangilabot sila at parang naduwag nang makitang may mga mahabang armas sa mga kalaban nila. Huwag tayong panghinaan ng loob! Lalaban tayo! Alalahanin ninyo kung paano makipaglaban ang ating mga ninuno laban sa mga Kastila. Ngayon, nasa kamay na rin natin ang kinabukasan ng ating mga anak at apo. Seryosong wika ni Guillermo. Pagkatapos siyang magwika ng mga katagang yun, umatungal ang mga aswang. Umalingaw-ngaw sa paligid ang kanilang boses, kaya nagtaka ang mga dayuhan. Akmang magsasalita pa sana si Guillermo nung biglang nagkaroon ng sunod-sunod na pagputok. Nalumo silang lahat dahil biglang kumalat ang apoy. Tinupok na mga yun ang kani-kanilang mga bahay at kitang-kita na rin ang paligid dahil sa mga apoy. Ang magwalang hiya! Sige, patayin natin ang mga yan! Huwag tayong magtitira ng kahit na isa! Sigaw ng isang matandang aswang.
Tumakbo sila ng mabilis upang umatake sa mga hukbo ng Hapon. Hindi naging alintana sa kanila ang mga armas ng kanilang kalaban dahil nais nilang gumanti. Para sa mga kalahi ko! Sabi ni Guillermo nang may madakip siyang isang sundalong Hapon. Walang pagdadalawang isip niyang binali ang leeg noon. Nang mabuwal na yon, mabilis niyang winakwak ang tiyan ng sundalo. Kinuha niya ang atay at saka kinain. Kagaya ni Guillermo, ang bawat aswang na may nahuhuling Hapon, pinapatay nila yon at saka kinakain ang atay. Subalit, kahit na marami na silang napapatay, mas marami pa rin ang buhay pang mga sundalo. Walang ano-ano'y nagulat na lamang sina Guillermo dahil may isang malakas na pagsabog. Natigilan silang lahat at saka napayuko dahil ang pagsabog na yon ay malapit lang sa kanila. Lumaban tayo hanggang kamatayan! Sigaw ng pinuno nila. Hanggang kamatayan! Oo, hanggang kamatayan! Sigawan rin ng iba pa. Hindi inaasahan ni Guillermo na gawa siyang tamaan ng bala sa kanyang binti. Dahil doon ay nahirapan siyang gumalaw. Napatitig na lang siya sa kanyang mga kasama na buwis-buhay kung lumaban. Kahit na mga matatanda na ang ilang aswang, sila pa ang mas agresibo. Umaatake sila sa mga sundalo at kahit na tinatamaan na sila ng bala ng baril, hindi yun pumipigil sa kanila. Kinakagat nila ang mga Hapon at sinusubukang dukutin ang mga puso noon. Kahit na ang kapalit ng kanilang ginagawa ay kamatayan. Halos puro apoy na ang paligid. Parang tanghaling tapat ang liwanag doon at saka ang init na nararamdaman nila. Noong mga panahong yon, nagpalinga-linga si Guillermo sa kanyang mga kasamahan at nanlumo siya habang pinagmamasdan silang isa-isang natutumba dahil sa kalupitan ng mga banyaga. Hindi! Hindi ako pwedeng mamatay! Kailangan ko pang mabuhay para sa mga natitirang angka namin! Babalik ako! At saka uubusin ang mga dayuhang ito. Saad ni Guillermo sa kanyang sarili. Sige lang, lumaban lang kayo. Huwag tayong papayag na sakupin nila tayo dahil tayo ay mga malalayang nilalang. Sigaw niya dahilan para mas mag-ibayo ang lakas at tapang ng mga natitirang aswang. Habang abala sila sa pakikipaglaban, nagpasya si Guillermo na tumakas. Kinakailangan kong makaligtas. Saad niya, nagpalit siya ng kanyang anyo sa isang dambuhalang ibon at saka lumipad. Habang nasa himpapawid, dinig pa niya ang mga putukan at may mga bala pang lumilipad patungo sa kanya. Subalit dahil sa taglay niyang liksi, nagagawa niyang ilaga ng mga yon. Makalipas ang ilang sandali, nakarating ang pinuno ng mga aswang sa bundok kung saan lumikas ang kanyang mga kauri. Pagdating niya roon, nagtaka ang kanyang mga kasama dahil mag-isa na lamang siyang nakabalik. Napayuko noon ang pinuno. Nagdesisyon akong iwan sila roon. Mas kailangan ako rito kaysa sa mga labanang yon. Alam kong wala kaming pag-asang manalo. Pero pinilit pa rin namin ang lumaban. At yon ang pagkakamali ko. Nauunawaan ka namin, Pinunong Guillermo. Pero alam naman namin na hindi ka papayag na basta-basta lang tayo magagapi. Kailangan nating lumaban para sa kinabukasan natin. Sabi ng isang babae. Tinanguan naman siya ng kanilang pinuno bilang tugon. Wala ko nakikitang pag-asa. Maliban na lang kung muli nating mapapalakas ang mga ninuno nating binukot sa lugar na ito. Sabi ni Guillermo. Subalit, sinong ating iaalay upang sila'y maging malakas? Pagkatanong ng isang babae kay Guillermo, biglang humakbang ng papalapit sa tapat ng pinuno si Pablo. Ako! Nakahanda akong ialay ang aking buhay para mailigtas niyo ang inyong nayon at saka ang mga tao. Ayokong matulad kayo sa aming lugar. Wika ng lalaki. Pero! Natigilan ng pinuno sa kanyang nais sabihin. Bigla kasing lumapit sa kanila ang isang babae at saka nagwika. Maaring dugo lang ang ialay sa mga binukot nating lahi. Kahit yun lang, magiging malakas silang aswang. Subalit, kinakailangan hindi natin kadugo ang mag-alay ng dugo. Sabi pa ng babae. Napatitig si Guillermo sa dayo at saka kuminang ang kanyang mga mata. Napaisip siya kaagad ng kanyang gagawin.
Pablo. Hindi pa man natatapos ni Guillermo ang kanyang sasabihin, sumagot na ang tayo ng, Opo, pwedeng-pwede po. Ang mahalaga ay maipagiganti nyo ang mga kasamahan ninyong pinatay na mga banyagang yon. Dahil kapag nagkaganon, naipagiganti na rin ninyo ang aming bayan. Sabi ni Pablo, noong mga panahong yon, kubuha sila ng kutsilyo at pagkatapos ay pumunta sa mga kubong naroon. Mga mahal naming binukot, kailangan namin ng tulong ninyo. Sana ay maging sapat na ang kaunting dugo para manumbalik ang lakas ninyo. Humiwa si Pablo sa kanyang kamay at saka ipinasok sa bintanang yon. Napanganga na lang siya nang maramdaman niyang may sumisipsip doon. Nagpalipat-lipat siya sa mga kubo at yon ang kanilang ginawa. Kalaunan, naubos nilang painumin ng dugo ang pitong binukot na naroon. Paglipas ng ilang sandali, nakarinig sila ng pag-angil mula sa loob ng mga kubo. Umalingasaw rin sa paligid ang masangsang na amoy na hindi naman nila matukoy kung saan. Walang ano-ano, sabay-sabay na lumabas sa mga kubo ang pitong kababaihan. Abot hanggang talampakan ang kanilang buhok at mabalasik ang kanilang pagtitig. Mga mahal namin binukot, kami po ay nagsusumamo na tulungan ninyo. Kami po ay nagsusumamo na tulungan nyo kami dahil inatake ng mga banyaga ang aming nayon. Wika ni Guillermo. Mga pangahas, magbabayad sila. Hindi dapat nila pinakikilaman ang ating kuta. Sige, sugurin natin sila at nang malaman nila kung gaano tayo kalakas. Wika ng isang binukot. Namulagat na lang ang mga mata ni Pablo habang hawak ang kanyang kamay na may sugat. Gumalaw-galaw kasi ang mga buhok ng binukot at kamanghamanghang umangat sila sa ere. Nang mga sandaling yon, nilawayan ni Guillermo ang tama ng bala sa kanyang binti at sa isang iglap ay nawala ang sugat. Napansin agad ng pinuno na inihanda ni Pablo ang sugat sa kanyang kamay. Kaya tinawag niya ang manggagamot nila. Niritwalan niya yon ng ilang segundo at namangha lalo ang dayo nang makitang tuluyan na yung naghilom. Pumaibabaw sila sa himpapawid at bumaba sa kanayunan ng San Joaquin. Noong mga sandaling yon, muling bumalik si Guillermo. Nagpalit siya ng anyo sa pagiging dambuhalang aso. Bago pa man siya umalis, nakiusap si Pablo na isakay siya nito. Sige, kumapit kang mabuti dahil kinakailangan natin bilisan. Pagkasakay ni Pablo sa likuran ng aso ay agad yung tumakbo pababa sa kanilang nayon. Nanlumo si Pablo dahil kitang-kita niyang natutupok ng apoy ang pamayanang yon. Mga malulupit sila! Makaraan ng ilang minuto'y naroon na sila sa nasabing baryo. Dito ka na lang. Magtago ka rito at huwag kang magpapakita sa mga Hapon. Sabi ni Guillermo kay Pablo. Napatango na lang ang dayo at saka naghanap ng mapagtataguan. Sa isang pagkisap ng mga mata ng lalaki, nawala si Guillermo. Napailing na lang siya noon dahil sa mangha nang makita niya ang pitong binukot na aswang na lumulutang sa ere at parang mga payong ang kanilang buhok. Noong mga panahong yon, dinig ni Pablo ang mga hiyawan ng mga Hapones. Parang hindi nila aakalaing yon ang kanilang magiging kalaban. Ilang sandali pa'y bumaba ang mga aswang na binukot. Umatake sila sa mga armadong Hapones. Kahit na pinapaputukan sila ay baliwala lang yon. Sige lang, patayin niyo ang mga banyagang yan upang hindi na sila magkaroon ng tapang na pumunta dito sa atin. Sigaw ni Pablo. Pagkalapit ang mga aswang na may mahahabang buhok sa mga Hapones na nasa unahan, mabilis nilang pinulupot sa mga yon ang kanilang mahahaba at parang may sariling buhay na mga buhok. Kasunod noon, pumaibabaw sila habang gumagawa ng nakakakilabot na ingay. Kahit nagpupumiglas, ang mga Hapong pinaluputan ng buhok nila ay wala pa rin yung nagawa. Anong uri sila ng aswang? Namangha si Pablo dahil nang bitiwan ng mga aswang na yon ng pitong Hapon ay wala na silang mga laman at puro kalansay na lamang. Natakot ang ibang mga Hapon dahil sa kanilang nasaksihan. Kaya nagsitakbuhan sila. Ang iilan sa mga yon ay nangaspang paputukan ng baril at saka kanyon ng mga binukot. Subalit nagagawa nilang ilagan yon.
Yan nga, nakahanap na rin kayo ng inyong katapat. Sana'y hindi na kayo makaligtas sa mga aswang. Sabi ni Pablo sa kanyang sarili. Namulagat pa lalo ang kanyang mga mata nang mapansin niyang ang isa sa dambuhalang aso na napasugod sa mga hapon. Batid ni Pablo na yun ang pinuno ng San Joaquin, kaya pinagmasdan niyang maigi yun. Walang ano-ano'y halos mapaigtad siya nang makitang muling umatake ang mga aswang na may mahabang buhok. Dumagit ulit sila ng mga hapon at saka sinipsip ang dugo at laman nito. Habang nagtatago, napansin ni Pablo ang nakatumpok na mga armas. Marahil ay pagmamay-ari ito ng nabiktimang hapon ng mga aswang. Mabilis siyang lumapit doon at saka dinampot yun. Paano kaya gamitin ito? Tanong niya sa kanyang sarili. Kahit na hindi siya sigurado, itinutok niya ang dulo ng baril sa mga hapon at maging siya ay nagulat nung nagawa niyang iputok yun. Dahil sa ginawang yun ni Pablo, napatitig sa kanyang pwesto ang mga hapon. Nakaramdam siya ng kaba dahil naisip niyang baka puntaan siya ng mga hapon o kung hindi man ay paputukan siya. Kinakailangan ko magtago. Saktong pagyoko ni Pablo, pinaputukan siya ng mga sundalong banyaga. Kahit na tumatakbo sila upang umiwas sa mga aswang, hindi pa rin sila tumigil sa pagpapaputok sa kanya. Sa hindi inaasahan ng lalaki, nagawa siyang tamaan ng bala sa kanyang hita. Sinundan niyo ng tama sa kanyang tagiliran. Sakto namang nabuwal siya sa lupa nang may bala ng kanyo na dumaan sa kanyang ulunan. Tumama yon sa hindi kalayuan at sa kabutihang palad, hindi naabot ng puwersa noon ang lalaki. Hindi ako pwedeng mamatay. Hindi! Pilit na gumapang si Pablo upang makahanap ng mapagtataguan. Noong nakahanap na siya, ay agad siyang sumilip upang magmatsyag sa paligid. Walang ano-ano, nakarinig na lang siya ng mga sigawan ng mga sundalong hapon. Sinipat niyang maigi kung saan na sila at napailing siya nang makitang pinagpipiestaan sila ng pitong aswang na may mahabang buhok at saka ng isang dambuhalang aso. Sigaw ng sigaw ang mga hapon, subalit walang naging pakialam ang mga aswang ng San Joaquin sa kanila. Lumipas pa ang ilang sandali, naging tahimik na ang paligid. Wala na mga sundalong hapon at maging ang pitong aswang na binukot. Ha? Saan na kaya mga pinuno nila? Tanong ni Pablo. Kailangan ko pa ng tulong. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Pilit niyang tinataga ng kanyang sarili dahil alam niyang siya lang ang natitirang buhay sa kanilang angkan. Nais ko pang maabutan kung paano susuko ang mga hapon na ito. Nagpalinga-linga siya sa paligid, subalit hindi niya nakita si Guillermo. Naisip niyang baka nasugatan yon ng mga hapon at namatay. Kaya agad siyang nakaramdam ng lungkot. Ayos ka lang ba? Mukhang maluba ang tama mo ah. Napalingon si Pablo at nagalak siya nang makita ang pinuno ng mga aswang. Huwag ka magalala, ipapagamot kita. Malaki-laki rin kasi ang utang na loob ko sa iyo. Noong mga panahong yon, nagpalit ng anyo si Guillermo sa isang malaking ibon. Pinasakay niya sa kanyang likuran si Pablo na halos naghihingalo na noong mga panahong yon dahil sa pagkawala ng maraming dugo. Habang patungo sila sa bundok, napapalingon si Pablo sa pamayanan ng San Joaquin. Hindi niya aakalain dahil sa taktika ng hapon na mabilis sa pag-atake ay nagawa nilang pulbusin ang lugar na yon. Kung mas naging matapang lang sana ang aking mga kababayan, sana nagawa rin nilang ipagtanggol ang aming bayan. Saad ni Pablo sa kanyang isipan bago siya tuluyang nawalan ng malay. Pagkarating nila sa bundok kung saan lumikas ang mga tao, malungkot na ibinalita ni Guillermo ang nangyari sa kanilang nayon. Napahagulgol na lang ang mga kababaihan na nandoon. Nang mismong sandali ring yon, ginamot ng mga manggagamot ang dayong si Pablo. Sa kabutihang palad ay nagawa nilang gamutin ng lalaki kahit na marami na ang dugong nawala sa kanya. Subalit, kapalit ng karugtong ng kanyang buhay ay ang pagiging aswang. Tuluyan ang naging kaisa ng taga-San Joaquin ng dayo dahil sa dugong isinalin sa kanya. Magmula noon, hindi na nangaspa ang mga hapon na tunguhin ang pamayanan ng San Joaquin.
sa takot na maranasan din nila ang karahasang naranasan ng iba nilang kasama sa kamay ng hukbo ng mga aswang na nakahandang lumaban para sa kanilang bayan. Wakas!